Kamusta mga kabayani? Ano nga kaya ang course na related sa aviation industry ang may pinakamalaking advantage pagdating po sa pagkuha ng maintenance training program o yung tinatawag dating MTP? Ang mga AMT graduates nga ba? Ang mga avionics graduates? O hindi naman kaya ang mga BS Aeronautical Engineering graduates? Yan po pag-uusapan natin ngayon sa video na to. What's up mga kabayani, kamusta kayong lahat? It is another great day today. Welcome back po sa ating channel. At kung bago ka lang sa channel ko, ay gumagawa po ako ng mga videos na may kinalaman sa mundo ng aviation, lalo po sa pagiging isang aircraft mechanic. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe. Paklik na rin po ako mga kabayani ng notification bell para updated kayo lagi sa ating mga bagong videos and vlogs. Also po mga kabayani, please follow our other social media accounts po, yung ating Facebook, pati na rin po yung ating TikTok account na may kaparehong pangalan, Kabayani TV. At yun na nga po mga kabayani, pag-uusapan natin ngayon kung alin nga ba sa mga courses, avionics, AMT, aeronautical engineering, ang may mas pinakamalaking advantage pagdating po sa pagkuha ng maintenance training program o yung tinatawag natin na MTP. Disclaimer lang po mga kabayani, ang video po na to ay ginawa natin hindi para syempre siraan yung mga courses na to o hindi naman kaya i-discriminate ang mga courses na to. Ginawa ko po ang mga video na to based na rin on my experience, syempre sa pakikipag-usap ko po sa mga nakakasama ko na kumukuha po ngayon ng maintenance training program. So gusto ko pong i-share sa inyo kung ano nga ba yung mga advantages ng mga bawat course na to at kung sino ba talaga sa tatlong course na nabanggit natin ang may pinakamalaking advantage pagdating nga po sa pagkuha ng maintenance training program. Alright mga kabayani, so isa-isahin muna natin yung mga advantages po depende sa course. Kung ikaw nga po ay AMT, avionics, hindi naman kaya aeronautical engineering graduates. So unahin natin sa AMT, mapa-BS man yan, hindi naman kaya associate graduate yung 2-year course po na mayroon tayo for aircraft maintenance technology. So una syempre, kapag ang topic po ay may kinalaman sa power plant, sa mismong makina ng aeroplano, masasabi ko po personally na mayroong advantage talaga yung mga AMT kasi nga po isa yan sa mga focus sa ating pong college days. So during your college days po, marami yung mga discussions, marami yung mga subjects na related po doon sa ating power plant. Gas turbine engine, reciprocating engine, at kung ano-ano pa pong mga topics na again, may kinalaman po sa power plant. So that's one advantage po. Pangalawa syempre, kung ikaw po ay AMT graduate, pagdating naman po sa mga general familiarization training courses, yung GenFam na tinatawag natin, dahil karamihan po dyan sa mga topics na meron tayo sa GenFam, yung mga ATA chapters po ay majority ay napagdadaanan po ng isang AMT student or ng isang AMT graduates po. Kaya masasabi ko rin na malaki din talaga yung advantage kapag ikaw po ay AMT graduate pagdating po dun sa mga GenFam training courses. Pangatlo mga kabayani sa masasabi kong advantage po no, ng graduate ng BS AMT or ng associate po pagdating sa aircraft maintenance is yung tinatawag natin yung mga skill enhancement topics. Halimbawa po dyan is yung safety wiring o yung wire locking na tinatawag natin, yung mga riveting po, and other skill enhancement topics po. So, hindi ko sinasabi na walang ganitong subject yung ating po mga avionics and aeronautical engineering graduate. Pero pagdating po kasi sa exposure, talagang mas marami pong exposure yung ating mga aircraft maintenance student or aircraft maintenance graduates pagdating nga po sa mga skills na to. Although, syempre, madali naman matutunan yan, konting practice lang, konting exposure lang, definitely madali naman siyang matutunan. But then again, when it comes to advantages po, isa ito sa mga masasabi nating advantage ng isang AMT graduate. Ngayon naman mga kabayani, dumako tayo dun sa avionics graduates naman po. So, syempre, obviously, pagdating po sa mga topic natin sa MTP na may kinalaman sa avionics, may kinalaman po sa mga computers natin, sa systems natin, may kinalaman po dun sa electricity natin, definitely po, talagang malaking advantage po yan pagdating sa ating mga avionics graduates. Kasi yan talaga yung expertise nila, kumbaga. Alam din naman po natin mga kabayani, na nagiging limited po yung trabaho ng isang aircraft mechanic, lalo po kung wala siyang lisensya o hindi po siya ganun ka-exposed when it comes to sa mga wiring. So, talagang kailangan tumawag po ng mga avionics personnel para gawin yung mga ganung klaseng repair. O kung hindi naman po ay i-confirm sa kanila, just to make sure na walang mapuputol, walang masisira, or walang madadamage po syempre ng mga wirings na meron po tayo sa aeroplano. And pangatlo mga kabayani, pagdating naman po sa ating mga aeronautical engineering, although part din ito is syempre meron din namang knowledge si AMT at si avionics, pero we can say po na pagdating sa mga structures na topic po, eh meron din talagang, especially sa mga basic topic nito, eh meron din talagang advantage po ang mga aeronautical graduates. Kasama rin po dyan syempre pagdating sa
mga designs. Dahil yan po, yan din po yung mga expertise, kumbaga yan po yung mga topic kung saan talagang mas hands-on, talagang mas, kumbaga malaki yung focus ng ating po mga aeronautical engineering. And by the way mga kabayan, hindi ko pa nabanggit yung iba pang mga possible courses, syempre, na related po sa aviation na pwede rin pumasok sa aviation industry. Bali, itong tatlo pong nabanggit ko, AMT, Avionics, and Aeronautical Engineering, ito po kasi yung mga malimit na mga courses na meron po yung ating mga currently na kumukuha ng mga maintenance training program po. And I'm sure na mag-a-agree po yung karamihan sa atin dahil ito nga po yung talaga yung may pinakamaraming population when it comes po sa mga graduates and nagtitake ng mga maintenance training program. So ngayon mga kabayan, dumako na tayo sa pinakamalaking tanong, yung title nga po ng ating video. So sino nga ba sa tatlong courses na to na nabanggit natin ang may pinakamalaking advantage pagdating po sa pagkuha ng maintenance training program o yung MTP na tinatawag natin? So para sa akin mga kabayan, personally po ang may pinakamalaking advantage pagdating nga po sa pagkuha ng maintenance training program o yung MTP natin ay syempre wala po. Wala dahil lahat po ng courses na nabanggit ko at mga hindi pa nabanggit, kapag kayo po ay sumalang na sa maintenance training program, kapag kayo po ay sumailalim na sa training na ito, lahat po kayo ay pantay-pantay. Iba-iba yung topic. Yes po, may mga topics tayo na maaaring ikaw kung graduate ka ng AMT ay medyo may idea ka na. At kung ikaw naman halimbawa ay avionics, maaaring first time mo lang siya narinig o hindi ka pa ganun ka-familiar. Pero sa training po na ginagawa o pinagdadaanan ng ating mga trainees, okay, sa MTP nga po, lahat po yan is pantay-pantay. Kailangan mo talagang aralin. Mapa-avionics ka man, kung ang topic is related sa airframe and power plant, kailangan mo talaga siyang aralin. Kung ikaw naman po ay AMT or aero graduates, wala ka rin choice kundi kailangan mo talagang pag-aralan yung systems, yung computers, yung mga wirings po. Although kasi basic naman yung pinag-aralan po syempre dun sa ating maintenance training program. Lahat naman po yan ay more on the foundation, more on the basics part po. Kaya kahit anong course ang natapos mo, basta mag-aral ka lang, basta meron kang enough materials na pag-aaralan, syempre, and of course, nakikinig ka talaga dun sa mga discussion, then definitely makukuha mo siya. Although hindi mo siya makukuha right away na 100%, but syempre, habang tumatagal yung training, habang dumadami po yung knowledge na na-absorb natin, mas kumbaga lumalalim din po yung ating expertise, kumbaga yung knowledge natin pa rin sa mga topic na yun. So, mga kabayan, gaya ng nabanggit ko po, no, walang specific na course na talagang masasabi natin na lamang ka. Kung graduate ka ng ganitong course, lamang ka na kapag kumuha ka po ng MTP. Dahil marami po akong nakasalamuhang mga currently kumukuha ng maintenance training program. Marami po akong kakilala at mga katrabaho ngayon na graduate po ng iba't ibang kurso at dumaan din po sa maintenance training program. At sila po mismo ang magpapatunay sa atin na talagang wala sa course kumbaga yung magiging advantage. Kasi lahat pantay-pantay, lahat pareho kayo nasa kumbaga parehong laban. Ang kailangan nyo talaga is pag-aralan siya, kailangan nyo talagang paghusayan. Siyempre, kailangan nyo mag-review, kailangan nyo makinig during the discussion. Especially na mayroong assessment po bawat discussion. So hindi natin pwedeng gawing dahilan na dahil graduate ako ng AMT, advantage sa akin, syempre, at magiging madali para sa akin yung maintenance training program. Dahil graduate po ako ng avionics or graduate ako ng aeronautical engineering or licensed engineer po ako, magiging madali na sa akin yung pagkuha or pag-take po ng maintenance training program. Mga kabayan, tandaan po natin, no, pantay-pantay po ang labanan pagdating sa training. May lisensya ka man or wala, may experience ka naman before, prior to you joining or having the MTP po, lahat po yan pantay-pantay, kumbaga magiging back to zero. Dahil po ang pag-aaralan natin sa MTP is nakabase na po doon syempre sa aeroplano na meron ng MRO or yung nandun sa MRO na meron pong mga siniservice na puro Airbus halimbawa. Then of course, ang focus ng training is more on the Airbus. Kung ikaw naman halimbawa, kagaya sa Lufthansa na kung saan parehong Airbus and Boeing, so magkaiba din po. So kaya talagang masasabi natin mga kabayan na walang specific course ang merong 100% or may pinakamalaking advantage pagdating po sa pagkuha ng maintenance training program. Kaya naman mga kabayan, ang tip ko po sa inyo is talagang pag kayo po ay nabigyan ng pagkakataon na kumuha ng maintenance training program, pag-usahin nyo po talaga. Make sure po syempre na nakikinig tayo sa bawat discussion. Make sure talaga na, kasi may mga times na kailangan mo talaga mag-sacrifice. Sacrifice in a way na kailangan mo talagang ipagpaliban mo na syempre yung personal mo na, yung mga gala, yung mga kailangan mo, yung mga ginagawa mo before, mga bagay na nagagawa mo nung nag-aaral ka pa. Kasi kapag kayo po ay nag-take na ng maintenance training program, sayang yung pagkakataon kung hindi nyo po pag-uusayan. Sayang naman po yung chance kung hindi nyo po talaga ibibigay yung best effort ninyo, 100% or more than 100% na effort po ninyo. So, lagi ko nga pong sinasabi na nandyan na tayo halimbawa, nandun na, nakasama na po tayo dun sa selected kumbaga ng mga trainees na makasama sa maintenance training program. So, why not make the most out of it? Bakit hindi natin pag-uusayan? Kaya naman mga kabini, kung ikaw po ay nagbabalak at kasalukuyang pa rin naghihintay ng tawag
na makapasok nga po sa maintenance training program sa iba't ibang MRO. So, tiyaga lang po mga ka-Brainy. Huwag kang mawala ng pag-asa. And habang ikaw po ay nag-aantay na makuha nga po para sa maintenance training program na to, bakit hindi mo na simulang mag-aral? Mag-aral ka, so may alam ka sa mga iba't ibang training, simpleng pagbabasa, simpleng panunod ng mga videos po na may kinalaman sa halimbawa, mga safety-related topics, may kinalaman po sa power plant, may kinalaman sa general familiarization, may kinalaman sa structures, may kinalaman po sa, let's say, sa mga repairs, yung mga skill enhancement topic po. So marami po tayong, kumbaga, pwedeng pagkuhanan ng mga reference material, okay, ng mga training resources na pwede nating mabasa, ma-review in advance para kapag tayo po ay sumalang na sa maintenance training program, kahit papaano ay meron po tayong baon na sandata, kahit papaano meron po tayong baon na basic knowledge, and then i-improve na lang natin yun syempre based doon sa mga knowledge na makukuha po natin sa training. Alright, so yun po mga ka-Brainy, no? Sana kahit papaano ay nakapagbigay po ako ng konting information sa inyo, especially nga po dun sa mga kasama natin na gusto pong kumuha ng maintenance training program. Again mga ka-Brainy, syempre I'm praying and hoping na matawagan ka na sa pinag-applyan mo po na MRO para sa maintenance training program. Kung ikaw naman po ay currently kumukuha ng maintenance training program, I wish you nothing but success. Sana matapos mo yan, yung training na yan, para syempre magtuloy-tuloy na po yung pagtupad mo sa pangarap mo bilang isang ganap na aircraft mechanic. Again mga ka-Brainy, maraming salamat po sa walang sawang panonood sa ating mga video, sa pagla-like po ninyo, pag-share, sa pag-leave po ng mga comments, ganoon na rin po syempre sa pag-tatanong po ninyo. So maraming salamat po mga ka-Brainy sa walang sawang suporta. Again, please subscribe po sa ating channel, i-share din po natin ang video na to para marami po tayong matulungan. Maraming salamat po muli mga ka-Brainy, ingat po tayo lagi, God bless us all, and bye for now.